sa inyong lahat. Ngayong ika-anim na linggo sa karaniwang panahon, ating ginugunita ang mahal na Birhen ng Lourdes at ating ipinagdiriwang, alam naman pala ninyo na ang Birhen, mahal na Birhen ng Lourdes ay kilalang kilala sa pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya kaugnay dito, atin ding ipinagdiriwang ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. At kaugnay sa ating ginugunita at ipinagdiriwang ang mga pagbasa ngayong linggo ay may isa sa mga aral na ganito. Ano yung aral? Isang aral, ang tatlong ninanais ng Panginoon na may kinalaman sa sakit. Una, ninanais ng Panginoon na hindi tayo magkasakit. So, ayaw ni Lord na tayo magkasakit. Ikalawa, kapag may sakit na, na maalagaan ang mga may sakit, at ikatlo, na gumawa agad para gumaling sa sakit. Una, dinanais ng Panginoon na hindi tayo magkasakit. Sa aling pagbasa po natin ito, matutunghayan sa unang pagbasa, mayroong sumasagot na. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job. So dito, may itinuturo, dalawang itinuturo ang ating Panginoon na dapat nating gawin para hindi tayo magkasakit. Ang una, kapag mayroon ng sintomas ng sakit, gumawa tayo agad ng paraan. Ito ang itinuturo ng ating Panginoon nung kanyang sinabi kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong. So ito yung mga sintomas ng sakit na ketong. So anong sabi ng Panginoon? Dalhin agad kay Aaron. So ibig sabihin, may sintomas pa lang tayo ng sakit, ay gumawa na tayo ng paraan. Amen po ba yun? Sumasang-ayon pala kayo kay Lord, no? So basta't may kasi ayon ni Lord na magkasakit tayo eh. Hagat maari, kung may sintomas pa lamang, gumawa na tayo ng paraan para hindi tayo magkasakit. Ikalawa, kung may sakit na, anong gagawin natin? Anong sabi ni Lord? Kung may sakit na, dapat ayaw ni Lord na tayo ay makahawa sa iba. Para ang iba ay hindi magkakasakit. Tama po ba yun?
So yun ang sinabi ng ating Panginoon, yun ang itinuro ng Panginoon nung kanyang sinabi dito sa Ebanghelyo, hanggang may sugat, ito ay ang itinuturing ng Panginoon dito, yung sakit na ketong. No? Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi. Dahil noon, kapag ikaw ay may ketong, ikaw ay marumi. At sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ay nakakahawa kasi yung sakit na ketong, hindi po ba? Para hindi makahawa, kailangan mamamahay siya sa na nag-iisa sa labas. Ibig sabihin, hiwalay siya sa komunidad para hindi mahawa ang komunidad. So yun ang dalawa na itinuturo ng ating Panginoon dahil ayaw niya o hindi niya ninanais na tayo ay magkasakit. Kapag mayroon ng sintomas, gumawa na tayo ng paraan. Subalit kung may sakit na, sana huwag tayong makahawa sa iba. Para ang iba ay hindi magkasakit. Ikalawa, kung may sakit na, maalagaan ang mga may sakit. Agree kayo kay Lord? Pabayaan na lang ba natin yung may sakit? Bahala ka dyan. No? Hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto niya, maalagaan ang mga may sakit. So, sa aling pagbasa natin ito, matutunghayan na ang Panginoon ay nagbigay ng dalawang panuntunan o pamantayan na kapag nagawa po natin yon ay maalagaan ang mga may sakit. Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. So, may dalawang panununtunan na mga ito ay sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa ay ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto. E babanggit lang po tayo ng isa. At ito yung sinabi ni San Pablo na hindi ang sarili kong kapakanan ang aking hinahanap, kundi ang kapakanan ng marami upang sila ay upang maligtas sila. Kung ang sarili lamang natin na kapakanan ang ating hinahanap, maaalagaan ba natin ang mga may sakit? Opo o hindi? Eh, sarili mo lang ang iniisip mo, eh, hinahanap mo ang iyong kasariling kapakanan. Maaalagaan mo ba ang may sakit? Hindi. Subalit, kung ang ating hinahanap ay kapakanan ng iba, siyempre kasama doon yung mga may sakit, eh maalagaan natin yung may sakit dahil gusto natin silang maligtas sa sakit. Kaya yan ang panununtunan o pamantayan, the standard na dapat nating makamit para maalagaan natin ang mga may sakit na hindi tayo makasarili, kundi tayo ay makipagkapwa
o makipagsakit. Ikatlo, gumawa tayo so sa tugon salmong tugunan, sa tugon nito, ano ba yung tugon natin kanina? Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lugod. So ibig sabihin nito, kapag tayo mayroon ng sakit, humingi tayo agad ng tulong at pagtubos. Tama po ba yun? Hindi yung may iniinda na tayong sakit, anong ginagawa ng karamihan ng Pilipino? Ah, hayaan mo na yan. Hindi pinapansin. Tama ba? Natatakot kasi sa doktor daw. No? Kaya hayaan mo na. Mawawala lang naman yan. Pero hindi totoo. Hindi po ba? Dahil sa bandang huli, nakadalasan ay huli na ang lahat, may taning na ang ating buhay. O gusto ba ninyo yon? O humingi agad. Magpatingin agad. Para humingi ng tulong at pagtubos sa sakit. Amen po ba yon? Parang ayaw yata nyo eh. Amen ba? At ikalawa, ayon sa mabuting balita o ebanghelyo, eh lumapit tayo kay Lord tulad ng kitongin. No? Lumapit kay Lord, manikluhod at humingi ng awa. Lord, pagalingin po ninyo ako. So dito makikita natin sa dalawa na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gumawa tayo. Humingi tayo ng tulong, ng pagtubos sa sakit. Lumapit tayo sa doktor. Kaya lang sabi mo, Father, lumapit sa doktor, ang mahal-mahal ng doktor. No? Hindi ako makalapit dahil wala naman ako ng pera. No? Hindi po ba? So, anong gagawin natin doon? Humingi din tayo ng tulong, no? Sa kapwa natin, no? At humingi ng tulong kay Lord. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ngayong pandaigdigang araw ng mga may sakit, ay magiging makabuluhan lamang kung ang ating mga ninanais na may kinalaman sa sakit ay tulad din sa mga ninanais ng Panginoon. Una, ninanais nating hindi magkasakit. Ikalawa, kapag may siroon ng sakit, sana maalagaan ang may sakit at gumawa agad para gumaling ang may sakit. Amen po ba yon? Amen.